Good news din para sa ating mga jeepney drivers na mga hindi pa nakapag-consolidate ng kanilang mga sasakyan dahil hindi pa sila huhulihin ayon sa LTFRB. Tapos na ang itinakdang deadline noong April 30, 2024 sa mga pampasaherong jeepney para sa consolidation ng modern jeep na ipinatutupad ng Department of Transportation o DOTr at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero hindi muna umano manghuhuli ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board ng mga pampasaherong jeep na hindi nag-consolidate sa itinakdang deadline ng ahensya. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz na padadalan muna ng LTFRB ng notice o show cause order ang mga operators ng jeep upang maipaliwanag kung bakit hindi maaaring tanggalin ang kanilang franchise. Anya, makaraan ang 15 araw ay saka lamang hihingin ng LTFRB ang tulong ng LTO at ng PNP para magsimula ng paghuli sa mga hindi consolidated na PUVs. Dagdag pa ni Guadiz, hindi pwedeng pumasada ang mga hindi nag-consolidate dahil lumalabas na sila ay kulorong vehicles mula Mayo 1 kaysa second week pa magsisimula ang apprehension dahil ngayong first week mabilis naman na magpapadala ng notice sa mga nagko-consolidate. Nilinaw din ito na ang consolidation ay first phase pa lamang ng PUV modernization. Samantala, itinuloy naman ng manibela ang kanilang protesta sa ilang lugar kasabay ng panawagan na tugunan sana ng gobyerno ang tunay na suliranin ng mga drivers at operators at hindi ang pamimilit na sila ay sumailalim sa consolidation program. Sa panig naman ng pamahalaan, nanindigan ang LTFRB na wala nang mababago sa kanilang paghihigpit lalo't ilang ulit nang iniurong ang deadline. Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.